ang iba sa inyo, you are starting your new adventure, your new journey, mga kapixi, towards sa pagtupad ng inyong mga pangarap, ng inyong mga ambisyon sa buhay, mga kapixi. So, yung iba sa inyo, very inspired, very highly motivated, mga kapixi. Some of you are taking action, as in, uma-action na kayo para sa mga plano nyo sa buhay, para ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ito ang ating quarterly kapalaran guys, para ngayon second quarter ng 2023 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. By the way guys, sa lahat ng may tanong, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading mamaya sa dulo ng video. Ito yung deck na gagamitin natin. Ibig sabihin guys, pwede kayong magtanong na isang tanong answerable by yes or no. Tapos, titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung yes or no. Okay? So, sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. Alright. So, tingnan natin mga kapiksi kung anong mga paparating sa inyo ngayong second quarter ng 2023. Combination ng positive and negative energy guys. General lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, we have the stars energy para sa inyo guys. We also have the shape energy for you. So, may maglalayag. Wow. And we also have the coffin energy para sa inyo mga kapiksi. So, itong with the stars energy mga kapiksi and with the shape energy guys, no? Nakikita natin na yung iba sa inyo, you are starting your new adventure, your new journey, mga kapiksi, towards sa pagtupad ng inyong mga pangarap, ng inyong mga ambisyon sa buhay, mga kapiksi. So, yung iba sa inyo, very inspired, very highly motivated, mga kapiksi. Some of you are taking action, as in, uma-action na kayo para sa mga plano nyo sa buhay, para ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo, yung mga desires nyo sa buhay, yung mga gusto nyong marating sa buhay. Yung iba sa inyo guys, literal na magta-travel kayo, no? Pwedeng travel for adventure or travel for fun, like yung ano lang, bakasyon, ganyan, dahil April, May, June, so ito yung ano, diba? Bakasyon galore. Travel with friends, with families, ganyan. Mga nagta-time out sa trabaho tapos nagpapahinga lang ba, no? Having fun. Yung iba. Yung iba naman, guys, literal na naglalakbay kayo for work, no? So, yung mga may kinalaman sa travel yung trabaho o kaya naman kailangan mag-travel para sa trabaho. So, ito yung mga umaalis ng bansa, ng ibang bansa. Yung iba, literal na mga seaman, seafarer, ganyan. Yung iba, pwedeng mga may kinalaman sa paglalayag yung kanilang trabaho, ng mga excursionist, tourist guides, ganyan, mga tour guides, or yung mga, I don't know, basta may kinalaman sa tour or travel. Or mga nangingibang bansa, nagmamigrate, ganyan. So, nakikita natin na nagkakaroon na ng movement, ng progress, guys, no? Yung inyong mga adventure, yung inyong mga journey sa inyong kabuhayan, mga kapiksi. So, that's a very good start para sa inyong second half ng 2023. Pero yung iba sa inyo, guys, no? Merong nai-stress, may some kind of anxieties na nararamdaman with this coffin. Yung iba siguro sa inyo, yung iba first timers, ganyan, kaya hindi maiwasan na kumbaga first time yung maglalakbay or first time yung aalis. Baka first time yung mangingibang bansa or first time yung magtatrabaho sa malayong lugar, ganyan. Kaya merong konting stress na nararamdaman, siguro ganyan, konting takot, konting kaba. So,
just pray, mga kapiksino, and be prepared na lang mentally and emotionally. Magdasal, syempre, humingi ng tulong sa inyong mga gabay para hindi kayo mapabayaan, mga kapiksino. Okay? So, comment down below, guys, if nakaresonate kayo sa mga mensahe, kasi napakaganda ng mga messages sa inyo, lalo na yung mga talagang kailangan umalis for work, ganyan. Baka may mga job orders na kayo, mga job contracts marilis na, guys, para matuloy na, or yung mga visa nyo, para matuloy na yung mga paglalayag nyo, guys. So, tingnan natin, Scorpio, kung ano yung mga strongest energies nyo for second quarter. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. Sa video course, it's a paid course, mga kapiksino, offer ko sa mga kapiksino natin na gustong umaman, umunlad, umasend. So, sumagana, guys, maging successful, maging maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksino. Kung gusto nyo umunlad ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo. Sa lahat ng interesado, guys, no, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course ngayong March hanggang March 31, mga kapiksi. So, mag-send na kayo ng email, guys. Huwag na kayo magpahuli kasi dumadami na yung success stories niyan. Sayang naman yung oras. Okay. So, Pisces kayo ay nirepresent ng Queen of Cups. Sorry. Scorpio. Scorpio kayo ay nirepresent ng Queen of Cups, no? Meron ding another water sign na lumabas. So, Cancer, Pisces, Scorpio, tsaka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, kung kayo ay nag-away ng person nyo, maaari sa love and relationship, mga kapiksi, kung kayo ay nagka-away ng inyong person or yung iba sa inyo, maaaring ginosted kayo or bigla na lang naglaho ng parang bula. Or baka meron kayong mga toxic na sitwasyon na pinagdaanan ng partner, more specific person, which caused your emotional pain, mga kapiksi, maaari kayo mag-reconcile ng person mo. Nag-iisip na to, kung hindi ka pa kinakausap ng person mo, guys, no, nag-iisip na to mag-reach out sa inyo, and ito'y mag-aalay ng peace offering, mga kapiksi, and ito'y manghihingi sa iyo ng second chance or another chance para mag-reconcile kayo. Pwedeng yung iba sa inyo as in magkabalikan, pero I'm sensing na this is more on begging for forgiveness, mga kapiksi. So, hihingi ito ng tawad and magbebeg ito ng iyong kapatawaran, mga kapiksi, dahil sa mga ginawa niyang hindi maganda sa inyo. Because nagising na siya sa katotohanan, parang nag-mature na rin itong person na to and na-realize niya yung consequences ng mga pagkakamali niya. And this person is also lonely, mga kapiksi. No? So, kung nasaktan ka niya, maaaring nakapag-muni-muni na siya, okay? And na-realize niya yung mga pagkakamali niya and malungkot din siya. Kumbaga, nagsasuffer din siya sa loneliness. And parang gusto niya maghugas ng kasalanan. That's why this person will reach out to you to beg for your forgiveness. And for some of you, maaari itong mag-ask ng second chance with you, mga kapiksi. So, kayo na lang yung bahala, guys, kung gusto nyong pabalikin yung person or tanggapin yung person sa buhay nyo, mga kapiksi. Pero, this will bring a brand new start sa relationship nyo. Yung mga burdens nyo, yung mga paghihirap nyo sa buhay, guys, no, parang it's coming to an end and a new cycle is beginning in your life. Ibig sabihin, matatapos yung yugto ng mga problema nyo, lalo na kapag ka nag-seek ito ng forgiveness, gagaan yung pakiramdam nyo, guys, no? Hindi lang sa relationship, kundi yun sa buhay nyo in general. Minsan kasi ganun, kapag ka meron tayong isang issue sa buhay, nadadama yung ating kabuhayan kasi nag-i-spiral tayo sa negative thoughts and yung anger, yung feeling of anger, hatred, resentment, grudges sa puso, nandun lang. So, parang nagiging mabigat yung buhay in general. Pero kapag humingi ng tawad itong person na to sa'yo, guys, gagaan yung buhay nyo. No, hindi lang yung sa relationship nyo, mga kapiksi, pero mararamdaman mo na parang gumagaan yung buhay mo, yung mga burdens mo, parang nawawala, natutunaw sila. And parang mas nagiging happy ka, yes.
meron tayong presence ng earth signs, nararamdaman ko na parang mas magiging happy ka and mas magiging relax ka, mga ka-pixie. And if you are, ayan o guys, this person will definitely reach out to you. Kaklaruhin niya lahat ng mga hindi naging malinaw sa'yo dati. So, this person will not only ask for forgiveness, pero magbibigay din siya ng mga explanation, no? As to why he or she did those things to you. So, gagawa ng essay. Essay, no? Explanation. I-explain niya sa'yo kung ba't niya nagawa yun, mga kapiksi. Pero yung ibas na nyo, parang meron na kayong protective measures. Kumbaga, pinoprotektahan nyo na rin yung sarili nyo against this person kasi ayaw nyo nang maulit or ayaw nyo nang mauto. Ayaw nyo na ulit masaktan. So, parang may mga defensive measures na rin kayo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, no, parang this is, parang magre-restart yung buhay nyo. Sabi ko nga kasi, guys, gagaan yung buhay nyo. So, parang this is a signal or a sign na parang brand new start, brand new beginning sa buhay nyo with or without this person. Hinihiling nyo lang ay makarinig ng sorry sa kanya. Tapos, gagaan na yung buhay mo. And for some of you guys, may mga bagay na mamamanifest din kayo, no? So, if you're trying to manifest something ngayong second quarter, mga kapiksi, just focus on your desires kasi makakita din kayo ng mga resulta dyan, guys. Alright? Okay. So, comment down below, Scorpio. This will not resonate with all. Pero if feeling mo naka-resonate ka dito sa energy, comment down below, mga kapiksi. Tingnan natin yung inyong yes or no. Pick a card, mga kapiksi. So, huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman ngayong second quarter, guys. Habang sinashuffle ko to, remind ko kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel. Sa lahat ng gustong mag-join, guys, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Maganda yung mga videos doon, guys. Marami kayong matututunan. Alright, so huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung gusto nyong malaman. And then, pili kayo ng isang card, mga kapiksi. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, yeah. Thank you so much, Scorpio. For more Scorpio readings, guys, ito yung playlist nyo. Hanapin nyo yung mga videos na gusto nyo panoorin. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.